Naghahanda na rin ang Philippine Coast Guard para sa inaasahang pananalasa ng bagyong Yolanda. Ayon sa PCG, bagong rubber boats at aluminum boats ang gagamitin sa search and rescue operations. Samantala, inabasuhan naman ng KAAP ang mga airline companies na ilipat sa ligtas na lugar upang hindi masira ng bagyo. Si Noel Perfecto sa detalye. 40 mga steel boats at mahigit 30 mga rubber boats ang formal na binindisyonan bilang pantapat sa papasok na malakas na bagyong si Yolanda sakaling magpamalas ng kanyang kasungitan nito sa Webes. Mismong si Rear Admiral Rodolfo Isorena, Coast Guard Commandant, hayab na malaki ang may tutulong ng mga bagong kagamitan sa pag-alalay at paglikas ng mga posibleng magiging biktima ng iniilagang bagyo sa Kabisayaan. Ang forecast ng bagyo, dadaan ng Mindoro. So pag dumaan siya ng Mindoro, definitely Metro Manila will be affected. So hopefully walang magbago yung track niya at yung strength magbago para hindi na natin kailangan gamitin itong mga rubber boats. But just in case, we are preparing the rubber boats for use ng ating mga tao for quick response. Agad din niyang inalerto ang lahat ng units ng ahensya sa lugar na madaraanan ng bagyo na maging handa para magsagawa ng rescue operations at proactive at preventive measures upang malimitahan ang insidente na magriresulta sa kawalan ng buhay ng mga maapektuhan. Tiniyak rin niya na handang-handa na ang mga disaster response teams, divers, paramedics, rescue swimmers at canine sniffers sa gagawing pag-responde. Nagdagdag na rin tayo ng mga kaukulang tauhan. In fact, yung dalawang barko natin conduct ng relief operation sa Bohol, tamang-tama, nasa Cebu ngayon. And may mga personnel yon, medical personnel, K-9 and special operations group na aboard. So just in case na tamaan ng Cebu at kailangan ng search and rescue operations, may magagamit yung Coast Guard District Central Visayas. Muli rin niyang pinalalahanan ang lahat ng mga maglalayag sa karagatan na tumalima sa mga advisories na pinalalabas ng Philippine Coast Guard. Based on their professional judgment, kung tingin nila hindi na kailangang magpalaot yung mga maliliit na bangka, huwag nang palaotin dahil kung malalaki na yung alon dahil sa paparating na bagyong Yolanda. Automatic naman, pag receive tayo po na warning signal, number one, wala nang biyahean. We will not allow vessels to sail. Para sa Television ng Bayan, ako naman sa Noel Perfect.